Hi guys, so welcome sa ating module 6. So sa previous videos natin class, ang inaral natin class is yung mga different types of stresses. Ngayon naman class, ang focus naman natin dito class is yung simple strain and its relationship doon sa stresses na yan. Okay, so to start with, let us first define what is strain. So isa pa pala class, actually class yung strain, meron itong two types, no? The normal strain and then yung isa yung shear strain. So yung focus natin sa video na to is yung normal or axial strain. So in general class, what is strain nga ba class? Okay, so ayan, no? In general terms, strain is the geometric quantity that measures the deformation of a body. So, ibig sabihin class, ayun, no, na dumabas na class yung term na deformation. Okay? So, what is naman class yung normal or axial strain? So, the normal strain is the ratio of the axial change in length denoted by delta, or that is what we so-called deformation, and then caused by the applied load to the original length L. So, ratio siya nung deformation with respect dun sa original length L niya. Yun yung normal strain class. Okay? And then yung normal strain pala class is denoted by symbol naman na epsilon. Okay? So, ayan. No? That strain is also known as unit deformation. So, yung common unit na ito class is, since di ba ratio siya ng deformation with respect sa length L. So, that is either meter per meter or in inch per inch, pwede rin class other units, mm per mm, and so on and so forth. So that the formula lang naman is simple lang, na base lang din sa definition niya, that the normal strain epsilon is equal sa change in the length to that of the original length, or yung change ng length na yun is tinatawag rin natin delta or the deformation divided by itong length L. Okay? So, ayan o. So, let's take a look at this figure. So, originally class, ito yung bar CB, no, of length L. So, wala pa siyang ano, initial loading. So, stress-free pa siya. And then, upon the action ng force P, so, ang tendency class, magkakaroon ng internal forces dito. So, mag-undergo siya, diba, ng stresses. So, hindi lang pala class stress ang nangyayari dun or nare-receive ng material, no? Pwede rin siyang mag-elongate due to this loading P. Kasi nga class, diba, sabi natin, strength of materials, ang analysis natin dito class is that the body is no longer rigid, no? Ang analysis natin is that kukunin natin yung real property niya, which is, yun nga, that majority ng material is deformable. So, original length niya is length L. And then, upon the action, nung axial load P. So, kaya nga siya tinawag ng axial strain. So, axial load P. So, magde-deform siya by this amount, delta. Okay. So, dito sa normal or axial strain na to class, meron tayong mga sinusunod na mga limitations na para maging applicable yung formula. Okay. So, ano yan class? So, dapat class, constant ang cross section, uniform axial loading, ibig sabihin, ayan, tulad niyan, kung ano yung loading sa baba, yun lang yung loading na marereceive niya all throughout dun sa length niya. And then, ayan, that material is homogeneous and isotropic. So, pag sinabi natin homogeneous, di ba, dapat isang type lang siya ng material. And then, pag sinabi natin isotropic, that its property is the same at all direction. Anyways, class, yun lang yung mahalaga. Dapat alam yung formula ng strain, delta L over L. Okay, so bago tayo mag-proceed pa sa mga further formulas, no, ano ba yung relationship between the stress and then doon sa strain? So, class, mapapakita natin yung relationship ng dalawa na yung class using this stress-strain diagram. And then, itong stress-strain diagram na to class is nage-generate siya experimentally, no, using yung tension test. Okay. And then, ayan, yung common material class na ginagamit natin sa ating profession is yung structural steel. So, itong
stress strain diagram na to class is only for structural steel, na hindi lahat ng materials ganyan, i-follow niya yung ganyan. Pero ito yung ano, common na stress strain diagram. Okay, so ito along the y-axis is the stress, and then along the x-axis yun naman yung strain. Okay, so from the point na wala ka pang ina-apply na load, so therefore zero stress siya, and then syempre zero pa rin yung strain niya, di ba? And then habang pinapalaki natin yung load na ina-apply natin dun sa material, no, ang tendency syempre lumalaki yung load, so lumalaki yung stress. So kung makikita mo, pataas ito. And then class, makikita mo rin class na habang tumataas yung stress is lumalaki rin yung strain. So ibig sabihin lang class na kapag increasing yung value ng P na ina-apply natin dun sa material, ng actual load P, so lumalaki yung stress niya, and then at the same time lumalaki rin yung strain. So ibig sabihin mas humahaba yung deformation niya. So meron tayo dito class makikita, no, sa region na to, that parang linear yung relationship between the stress and then doon sa strain. Okay, so itong linear relationship na to class is first demonstrated or observed by Robert Hooke, no, noong 1676, no, nakita niya that merong linear at somewhere doon sa ano, sa stress strain diagram, merong linear relationship between sa stress at sa strain. Okay, so class, dadating sa point na kung saan, ayan, no, that the relationship between the stress and strain is no longer linear, and then yung first point na yon, yung last point na yon, no, nung line na to, is yun yung tinatawag nating proportional limit. So ibig sabihin nga, yun na yung last point kung saan proportional yung pag-increase ng stress with respect dun sa strain, or yun nga, linear yung relationship nila. And then class, after nung proportional limit class, meron tayo dito makikita elastic limit. So ano ba yung elastic limit? So class, isa kasing property ng material, no, nung sa, let's say ito for example, no, yung rubber band, no, let's say i-stretch mo siya, so mag-undergo siya ng stress, di ba? And then that meron diyan class, pag tinanggal natin yung force na in-apply natin doon sa rubber band, meron pa siyang property na pwede pa siyang bumalik sa original shape niya or original length niya. And then kapag meron ding class point na kung saan na further increase natin yung stretching force na in-apply natin dito, no, kapag binitawan mo siya, hindi na siya babalik doon sa original length niya. And then class, yung pinakahuling force na yun class na in-apply mo, kung saan yun lang yung force na kung saan kaya niya pang bumalik doon sa original length niya, yun naman yung tinatawag nating elastic limit. Ibig sabihin, further increase sa stress or further increase sa force, no, that the body will no longer return to its original shape. Okay? And then next to the elastic limit, meron tayo dito class makikitang yield point. And then makikita mo sa yield point na yan class, is parang horizontal na yung curve. Ibig sabihin, no, hindi tumataas yung stress, di ba? Maintain ang stress pero lumalaki yung strain. Okay, sabihin that the body is now undergoing dun sa yielding, na nag-yield na siya. No, hindi mo naman nilalakihan yung force na in-apply mo, pero continuously nagde-deform siya. Okay, and then meron tayo dito class na next point, which is the ultimate strength. Ibig sabihin ng class, that is the highest ordinate dito sa stress strain diagram. No, sabihin siya yung maximum force na kayang ipakery natin dun sa material, no, ultimate strength. And then ito namang class, nominal rupture strength or rupture strength, no, or pwede rin tawagin class as breaking strength. Ito namang class yung stress, no, na in-apply mo kung saan nag-fail na yung material. Okay, meron ka dito makikita class na true rupture strength. Class, di ba pag nag-solve tayo ng stress that is force over area. So dito class, kukunin mo yung breaking force, yung force na kung saan mag-fail siya over yung original area niya, cross-sectional area. Pero bakit meron dito ang tinatawag na true rupture strength? So, pwede nating illustrate yan using this figure.
So, di ba, ayan class, nag-fail na siya. So, dito gagamitin natin yung force P over the original area niya. Pero dito class, kasi kapag nag-fail kasi yung material, no, ang tendency kasi is magkaroon ng necking. Ibig sabihin, leliit yung cross-sectional area. At kapag lumiit yung cross-sectional area, given yung value ng P, no, P over smaller area will lead to a larger value ng stress. Kaya yung true rupture strength is mas mataas siya. So, ganun lang naman siya class. Okay, so sa next slide class, i-define lang ulit natin yung mga points na yan class. Pero kung nakinig ka, gets mo na yan. Okay, so ayan, proportional limit. So, from the original or from the origin to this point, the stress strain curve is a straight line, or that there is a linear relationship between the stress and then the strain. So class, doon lang pala yung magiging focus natin class, no, dito sa topic natin na to. Yung aaralin lang natin class yung relationship between stress strain na linear or hanggang proportional limit lang. Okay, so next, elastic limit and point beyond which permanent deformation occurs. Yun nga, yung parang sa rubber band. And then, yield point. Point beyond which increase in strain without increase in applied load. So, nagde-deform siya continuously na kahit hindi mo naman tinataasan yung load mo. And then, ultimate strength, the highest ordinate on the stress strain curve. And then, rupture strength. So, that is stress at failure. And then, and consider necking gives true rupture strength. So, na-discuss ko naman na yung class na yun sa true rupture kung paano siya nasasolve. So, that is just an overview lang class ng stress strain diagram. Pero ang main focus nga natin dito class, diba sabi ko, yung strain, no, kung paano nagde-deform yung isang material upon the action ng axial force. Okay? So, ayun na, sabi ko nga kanina class, no, na first observed ni Robert Hooke yung linear relationship na yun between the stress and then the strain. So, kaya nga siya tinawag na Hooke's law. Okay, so ayan. So, base sa Hooke's law, ayan, that stress strain is directly proportional to the load or to the stress. So, simple lang naman yung naging ano dito class. So, sabi diba that sabi ng Hooke's law, no, babalik na rin ko na lang na, or using the diagram, that stress is directly proportional sa strain. Okay. So, to eliminate the proportionality symbol, di ba ang gagawin natin class? Mag-i-introduce tayo ng proportionality constant K. And then, itong proportionality constant K na to, ito nga yung isang mahalagang property ng material, no, which is tatawagin natin siyang E or the modulus of elasticity. Okay, so ganun lang naman siya. So kung makikita mo sa formula class, ayan, no, define niya, no, under the Hooke's law for axial strain that the stress is equal sa E times the epsilon or the strain. Okay, so where E, yan, E is the modulus of elasticity or can be so called Young's modulus, which is the ratio of the stress to strain. Or pwede rin class masolve itong E na to using yung slope ng stress strain diagram natin, no, hanggang dun sa proportional limit. So gano'ng kahalaga itong E class? So this value E indicates elasticity of material. So okay. So sabi class, di ba siya yung slope? So let's say ito yung portion ng stress strain diagram. So stress. So di ba sa first point, no, linear yung relationship hanggang dun sa ano? Proportional limit, di ba linear ang relationship. So sabi class, yung slope na itong line na to yields doon sa
tinatawag na modulus of elasticity. So, paano ba, gano'n ba kahalaga yung class? So, let's say class, kunwari, another material. Meron ako another material. Ito yung ano niya, yung line ng hanggang proportional limit. Kasi hindi, sabi ko nga class, di ba kanina, hindi lahat nung material same yung ano, drawing ng stress-strain diagram. So, let's say itong material na to, material 1, ito yung ano niya, ito yung drawing niya. So, matangkad siya class. So, pag matangkad, edi ano yan? Larger value ng ano, ng E. Anong ibig sabihin ng class? No? Ibig sabihin nun, na kaya niya mag-receive ng malaking stress without receiving naman yung sobrang laking value ng strain. Okay, ibig sabihin, halimbawa ito. So, nai-stress mo na siya na matangkad, no? Malaki na yung stress niya. Pero, ang nare-receive niyang strain is maliit pa lang. Ibig sabihin, hindi siya ganoon na nagde-deform. So, unlike, halimbawa, meron tayong isang material pa dito. Ito naman, material 2. So, ito naman yung ano niya, di ba? Slope niya. So, ang slope niya is maliit. So, therefore, maliit lang din yung ano nito class, yung E. Okay, anong ibig sabihin class nung maliit na value ng E? So, using the same point, ano lang din na vertical line. So, ito siya, di ba? So, at very small value ng stress, no, sabihin maliit pa lang yung force na ina-apply mo, naka-yield na siya ng same amount ng strain. So, isabihin kung ano yung naging deformation dito, ganun na rin yung magiging deformation niya. Pero, mas maliit lang yung force na ina-apply mo sa kanya. So, ibig sabihin class, itong E na to is one measure para masabi natin strong or weak yung material. Okay. Anyways, next. Okay, so in terms of deformation, so pwede rin natin i-express yung Hooke's law. So sabi diba dito class, that stress is equal sa E times the epsilon or the strain. Ito yung major formula ng Hooke's law. Pero sabi, di ba, pwede rin siyang i-express yung formula ng Hooke's law using the deformation. No? Kasi alam natin, class, itong stress, di ba yan? Force over area yan, class. Okay. And then, ito, tira lang natin yung E. And then, ito, class, ilan, ano itong strain? Define ko lang ulit, ha? Ito yung stress. Ito yung modulus of elasticity. Okay, constant yan sa material. And then, ito is yung strain. Okay. So, kanina na-discuss natin yung strain is the ratio between the deformation and then the original length L. Or, that is deformation divided by length L. So, eto nga yung class, derived formula. So, pwede natin express yung Hooke's law in terms of deformation. So, i-isolate lang natin itong deformation. Transpose ko ito dun sa kabilang side. So, lalabas that deformation is equal sa, so magiging P, L, and then ito bababa, so magiging AE. So, ngayon class, nakakuha na tayo ng formula. Ngayon, which is, ito yung goal natin class, malaman kasi natin, gusto natin malaman kung how much ba nagde-deform yung isang material. So, in terms ng force, the its original length L, and then the constant modulus of elasticity, and then the area, we can now solve now the deformation. So, ito lang din class yung mape-present na formula dyan class. Okay? So, ayan. Okay? So, ngayon class, yung formula na yan class is syempre meron siyang assumptions or limitations. So, saan lang ba siya applicable class? So, una, okay, magagamit lang natin yung formula na yan if constant ang cross-section, if uniform axial loading, if the material is homogeneous and isotropic, and then if the stress is not exceeding the
proportional limit. Okay, so isa-isahin natin, class. Alam mo naman ang ibig sabihin na, di ba? Constant ang cross-section. So, ibig sabihin, all throughout dun sa length nung material natin, dapat same lang ang cross-section. Ito naman ibig sabihin ng uniform axial loading. Ibig sabihin, iisang force P lang yung nare-receive niya. Okay, or iisang internal force P lang yung nare-receive niya all throughout its length. And then yun, nandiscuss ko na itong homogeneous and isotropic. And then, syempre, no, applicable lang ito kasi dinarive lang natin ito sa ANBA sa class, sa Hook's law lang. So, sabihin, it is only applicable doon sa portion na hanggang proportional limit lang. So, anything exceeding sa proportional limit, it is no longer valid na. Okay, ngayon, paano class kapag meron ditong sa limitation na hindi na natin na-satisfy? Halimbawa, hindi the same ang cross-section. O di, hindi na siya pwede. Hindi na uniform yung axial loading, marami ng force applied dun sa system, no? So, paano ginagawa? Paano kapag hindi na same yung material? Halimbawa, portion is a steel, portion is a bronze. So, ano nang mangyayari class? So, simple lang, the same lang din ang formula, magkakaroon lang ng summation na symbol. So, analyze natin siya part by part kung saan applicable na yung original formula. Okay, so ayan, if one of the first three assumptions is not met, ayan, so simple lang that the deformation is just the summation ng PL over AE. Okay. Okay, so further discuss ito class, proceed na tayo class doon sa ating sample problem. Okay, so sabi dito class, during a stress strain test, the unit of deformation of a stress is 35 mega newton per meter squared or mega pascal and was observed to be 166.67 times 10 raised to negative 6 meters per meter and at a stress of 140 mega newton per meter squared it was 666.67 times 10 raised to negative 6 meters per meter. If the proportional limit was 200 mega newton per meter squared. So the question is, what is the modulus of elasticity? And then what is the strain corresponding to a stress of 80 mega newtons per meter squared? Okay, so ito class, madali lang ito. So kailangan lang natin dito class is madrawing yung stress strain diagram. Okay, so always horizontal is the strain, epsilon, and then dito sigma, the stress. Okay, so meron daw mga points na magkakapartner. So at stress is equal sa 35 megapascal, sabi that the strain is equal sa 166.67 times 10 raised to negative 6 meters per meter and then at stress is equal sa 140 megapascal naman so lumaki yung stress lalaki rin yung strain so ang naging strain 666.67 times 10 raised to negative 6 meters per meter. Okay, so first thing to do is to plot yung mga points na given. Okay, ito yung first point, hanapin natin yan. So, let's say, by ano na lang. Siguro by, bahala ka class, siguro by 30 na lang ako. Okay, and then 210. And then dito siguro ano na lang. Pwede naman class kahit ano class eh, basta ano, scale din drawing. So, this one is 100. Extend natin class. 600 and then, okay, dito na siya. Ngayon, plot lang natin yung mga points class. So, sabi at 35 which is hindi dito yun. 166 daw ito. So, nandito, saka dito, ito yan. Okay, ito yung first point. Na 35,
and then 166. And then next at 140, the stress is 140. So somewhere here yan. Okay, so siguro lagyan ko neto. Dito at 140, 666 naman. So ito, ito. So masyado pa lang ano, maliit yung scale mo. Anyways. Any scale will do naman no, as long as maganda yung pagkaka-present mo. So ito yung next point. Okay. So, asan ba class yung ano? Yung point kung saan yung proportional limit. Iba sabi class yung proportional limit is hanggang valid siya hanggang 200 megapascal. So, ibig sabihin, any stress below 200 megapascal applicable pa yung linear relationship. So, ito ba ito yung 200 megapascal? Okay, so sabihin, pasok pa sila sa 200, di ba? So, therefore, linear pa yung relationship dyan or pwede kong iganito. Okay, so ganyan siya. Ito yung 200. Anyways, ang tinatanong class is, required is yung E, modulus of elasticity E. So, paano kukunin yung class? So, solution. Solution. So, since valid pa naman sa mga points na to, yung linear relationship, so pwede ko siguro ano, gamitin itong first point na lang, di ba? Diba? Yung formula para sa stress, di ba? Or relationship using Hooke's law, di ba? That stress is equal sa E times the strain. Okay, so using point 1. So, using point 1, pwedeng siyang i-consider ko. So, yung stress is 35 MPa is equal to E and then times the strain 166.67 times 10 raised to negative 6 meters per meter. Okay, so mapapansin mo dito, class, di ba ito cancel out yung formula nito. Actually nga parang unitless siya. Nilalagay na lang yung plus para masabi natin strain siya. So, kung matatanggal yung unit na ito, class, edi remaining unit for E is megapascal. Okay, so hindi ko pala na-discuss kanina na, class, no, that yung E is kadalasan ine-express siya in megapascal. Megapascal or gigapascal. Okay, so yun yung mga common units niya. So, anyways, pwede na natin isolve ang E dito, no? Ilan ang E, class? Okay, so ayan, labas is 209 or approximately 210,000 megapascal ang unit. Okay, ngayon. So sa ano kasi sa class sa modulus of elasticity, yung common unit kasi na binibigay is in ano gigapascal. Okay, ano ba yung relationship ng gigapascal sa megapascal? So that 1 gigapascal is equal sa 1,000 megapascal. Okay, so kadalasan kasi naka ano 'to, gigapascal. So convert lang natin. So times 1 GPa over 1 GPa over 1,000 MPa. So in gigapascal, letter G and class ha. So, E now is equal sa 210 gigapascal. Okay, pwedeng ganun yung solution. Or let's class let's try to verify class what if ang ginamit natin is yung ano, point 2. So, using point 2, which is ito. No? Lagayin ko nga class, ito yung point 1, ito yung point 2. Ayan na, point 1, point 2. So, using point 2, since valid pa naman yung Hooke's law, so that stress is equal sa modulus of elasticity times the strain. So, ilan yung stress dito? 140
is equal sa E times the strain 666.67 times 10 raised to negative 6. Okay, so solving for the value ng E in MPa, ilan yan class? So, 140 divided by 666.67, E negative 6. Okay, so sagot is, ayan na, approximately 210,000 MPa or E now is equal sa 210 GPa. Okay, so pwedeng ganon. So, ano pa yung pwedeng gawing class? Diba sabi that yung E, no, another class na pwede natin gawing solution. So, let's say, ito solution 3. Ito, solution 2. Ito, tawagin natin, ano, solution 1. So, ano pa yung pwede mong gamitin na formula to solve for E? Diba sabi natin yung E is the slope nito. Diba? Yung slope niyan, yan yung E. So, paano ba kumuha ng slope? E di ano? Rise over run. Okay. So, considering this, itong dalawang points na to. So, ilan yung rise niyan at ilan yung run niyan? So, ito yung rise. Yung rise is the difference between nung ano, y values na ito. So, this one is 35. This one is 140. So, that is equal sa 140 minus 35. Ito, ilan naman tong run? Ito naman yung run, diba? Ilan naman yung run? Ili difference naman nung ano, x values nila. So, x na ito, 666. Ito, x na ito, 166. So, that is 666.67 minus 166.67. And then, sa ako na lang ilagay itong times 10 raised to negative 6. Kasi same naman silang ganun eh. Times 10 raised to negative 6. Okay? So, yung rise, 140 minus 35. And then, the unit is MPa. While the run is yung 666.67 minus 166.67 and then times 10 raised to negative 6 and then the unit is meter per meter. So, di ba cancel yan? So, matitira pa rin sa MPa. So, using this formula, ilan ang E? Okay, so sagot, ayan, using yung calculator, and sagot is 210,000 MPa or 210 GPa. Okay, so therefore, yun na talaga yung final answer. Okay, next. What is the strain corresponding to a stress of 80 megapascal? So, ilan daw yung strain? So, nasan ba yung 80 class? Valid pa ba doon yung Hooke's law? So, yung 80, hindi dito yung 80, di ba? So, ang hinahanap is 80. So, dito, that stress is equal sa 80 MPa. So, ang tinatanong, sa 80, ilan daw yung corresponding strain niya? So, dito siya tatama. So, ang hinahanap is etong strain niya. Okay. So, paano kukunin yung class? So, pwede class, ang gamitin na lang natin yung formula ng sa Hooke's law kasi valid naman yun, di ba? So, for stress is equal sa 80, ilan ang strain? So, solution, stress is equal sa E times the strain. So, stress is 80 MPa. So, ilan yung E-class? Diba nasa doon natin kanina yan? 210,000 MPa ang gagamitin ko para ano same ang unit. So, this one is the strain. So, solving for the strain in meters per meter. So, ilan yan? So, 80 divided by 210,000.
Okay, so sagot, ayan. 380.95 times 10 raised to negative 6. And then yung unit, kahit ano pwede. So, gagamitin ko talang yung unit na pinrovide nyo sa ibang meter per meter. Okay, so ito na yung sagot. Okay, so check natin class kung tama. Okay, so tama naman siya class. So, next. So, sabi dito class, 4 meter diameter steel wire, 3.2 meters long, carries an axial tensile load P. Find the maximum safe value P if the allowable normal stress is 280 MPa and the elongation of the wire is limited to 4 mm. Use E equals 200 GPa. Okay, so, di ba sa mga, sa last topics natin class, dun sa normal stresses, ang ginagawa lang natin class, sinosolve yung allowable P using yung ano, yung allowable stress niya. So dito class, hindi na lang ngayon allowable stress ang kailangan nating i-satisfy. Kailangan no, hindi rin natin ma-exceed yung allowable elongation niya na binigay, which is yung 4 mm. Okay? So anyways, so solve natin siya class. Okay, so let's say ito yung ano, yung bar. And then subjected siya sa ano, axial tensile force P, which is yun yung ano. Okay, given yung diameter 4 mm. And then yung length is 3.2 meters. Okay, so binigyan tayo class yung allowable normal stress is hanggang 280 lang. Okay, and then yung elongation or the deformation no allowable is limited lang hanggang 4 mm. Okay, so ano daw yung safe value ng P para hindi natin ma-exceed itong mga allowable na to. So ang solution, so isa-isahin lang natin class no. So solution. So first consider yung ano. Consider allowable stress. Okay, so paano ba mag-solve ng ano? Ng stresses, 'di ba? Stress is equal sa ano? Force over area. Okay, so given ang stress hanggang 280. Walang P, yun ang hinahanap. Yung area in terms of diameter, 4 mm. So, pi over 4 times 4 mm squared. Okay, so recall lang, MPa, mm. So, the unit ng force is in newtons, diba? So, ilan ang P para hindi natin ma-exceed itong 280? Okay, so sagot. 3518.58 newtons. Pero hindi pa yun yung sagot. Ang ibig sabihin lang niya class, no, pwede tayong mag-apply ng force P na hanggang ganito without exceeding yung ano, allowable normal stress niya. Okay? E paano naman tong allowable deformation class? So, consider naman natin yung allowable deformation. Okay, so ano nga ulit yung formula ng deformation class? Di ba na-derive natin kanina? That the deformation is equal sa PL over AE. Okay. Ngayon class, ganito to. Ito kasing deformation na to, no? Sa majority ng mga materials, is sobrang liliit lang ng value niya. No? Hindi naman umaabot na yan ng meters na mahaba yung nagiging deformation. So, ang nagiging common unit nito class is naka millimeters. Okay. In English, pwede siyang in inch. So, sa metric, mm siya.
So ngayon, paano ito magiging mm using this formula? Okay, para maging mm yan, dapat itong unit ng P must be in newtons. Okay, itong length ng L dapat naka mm. Itong E dapat naka megapascal. And then itong area dapat naka mm squared. Okay, so pakitake note na lang ha. Ayan na, try natin ilagay yung mga units lang. So P, newton, length naka mm, area naka mm squared, and then ito MPA. Okay, tapos diba nare-recall mo ano to class? Newton per mm squared, so that is MPA, diba? So magiging MPA times mm over MPA. So cancel. So therefore, the final unit for deformation is mm. So pinresent ko to class para ma-practice nyo na ganito na rin yung unit na ginagamit ninyo kapag nagsosolve tayo ng deformation. Okay, para bago ka pa magpunta dito na ko-convert mo na yung mga given na values. Okay, anyway, so using this formula, so sabi, di ba, yung deformation class is what? Limited siya sa 4mm. So, dadaling ko siya sa 4mm is equal siya sa yung P, hinahanap. Okay. Yung length L, 3.2 meters or in millimeters, that is 3,200 mm. Then divided by the area, so that is pi over 4 times 4mm squared. So, correct yung unit. And then the E is what? Wala pa tayong E. Or meron na, ayun, binigyan tayo class, no? Meron palang given na E is equal sa 200 gigapascal. So, kung 200 gigapascal yan, in MPA, that is 200,000 megapascal. Okay, so P na lang yung unknown. So, masasolve natin yung P dito is in newton. So, ilan ang P? Ilan yung allowable P para hindi natin ma-exceed tong 4mm? Okay, so sagot, ayan, 3141.59 newtons. Okay, so recall lang natin. So para hindi ma-exceed tong allowable stress, kaya niya mag-receive ng hanggang 3518. Pero para hindi naman natin ma-exceed tong 4mm, ang kailangan na pilang is 3141. So ngayon, ilan ang safe value ng P? Ilan ang safe value ng P class? Eh, di yung mas maliit, di ba? So, that is 3141.59 newtons. So, yun na yung sagot. So, check natin, class, kung tama. Okay, so 3141.59 newtons. Okay, so, di pala natin yata na-check yung sagot kanina. So, tama ba? So, sa number 1, ayan, 210 gigapascal. And then, para dun sa B, 380.95 × 10⁻⁶ m/m². Okay, so, hanggang dyan na lang muna, class, yung mga next problems natin is isosolve na lang natin sa next video na ipoprovide ko. So, ayan, thank you guys and God bless.